Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin at ipaubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Tumayo po ang lahat. Oh.
Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Minsan nasabi ko na rin sa aking sarili, no, at naririnig ko din ito sa iba, no, na pag lumalapit ng mga problemado, no, yung bang, bakit ganun, Father? Kung kailan naman ako lagi nang nagsisimba? Kung kailan naman ako lumalapit na sa Diyos, doon naman napakaraming pagsubok. Di ba, no? Kung kailan gusto mo nang magpakatino, doon maraming tukso. Kung kailan gusto mo nang magpakabait, doon ka naman magkakaproblema ng sabay-sabay. Eh, bakit nga ba? Minsan naisip ko na, eh, kasi bakit ka pa susubukin eh kung wala ka naman talaga sa Diyos? Eh sino bang may ayaw no na o sino bang no may ayaw na tayo ay hindi bumalik sa Diyos? O sino ba ang natutuwa kapag wala tayo sa Diyos? Di ba ang demonyo? No, hindi lahat ng pag sinabi natin nagsisimba na nga ako ngayon eh. Di ba? Nagbabalik-loob na nga ako ngayon eh. Eh ayaw ng demonyo niyan eh. Kaya hindi lahat ng nararanasan natin na pagsubok ay dapat nating ibato sa Diyos. Bakit mo ako pinahihirapan? Nagpapakabait na nga ako eh. O baka naman yung isa ang ayaw. Kasi dati nga, eh bakit ka pa gagambalain ng demonyo? Eh wala ka na talaga sa Diyos noon pa. O yung mga nagnanais, yung mga nagpapakabuti, yung mga gusto ng bumait, yun ang talagang tutuksuhin para lamang madismaya, para lamang hindi bumalik sa Diyos. Pero ganun pa man, sa araw na ito, tayo po ay pinapalalahanan ni Jesus kung paanong pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad na mararanasan nila dahil sa pagsunod nila kay Kristo. So dito pa lang, talagang masasabi na hindi pala talaga madaling sumunod kay Kristo. Kaya nga kailangan mong magdesisyon ang pagsunod kay Kristo sa hirap at ginhawa. At huwag nating iisipin na puro ginhawa lang ang dapat nating asahang mararanasan kapag tayo'y bumalik o di ba, nagtiwala sa Diyos. Kasi samot-samong karanasan ang pwede nating maranasan.
Yan ngayon, ito ba ang paghihirap natin ay dahil sa pagsunod natin kay Kristo? Kailangan natin alamin mabuti bago natin sisihin ng Diyos, bago natin ibato sa Kanya. Pag-uusig na ba ito dahil sa pananampalataya? Pag-uusig na ba ito dahil sa paninindigan natin na si Kristo ang ating Diyos? Pero kung sakasakali man, no, wala pa tayo sa punto, no, na ngayon nga ay ginugunita natin ang lahat ng mga inuusig at inuusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Wala pa tayo doon. Ang problema lang natin ngayon, wala kang pera, wala kang trabaho, iniwan ka ng jowa mo. Yun lang ang problema natin ngayon. Hindi pa ito tungkol sa pananampalataya natin kay Kristo. Pero kung sakasakali maranasan natin yan, pinalalahanan na tayo ni Kristo. Pero ngayon, sige, wala pa tayo doon. Hindi dito pa tayo sa paghihirap na nararanasan natin. May sakit ka, no? Matagal ka nang may sakit. Talagang hindi mo alam kung gagaling ka pa ba o hindi. Matagal na kayong hiwalay, matagal ka nang pinahihirapan ng asawa mo o kung sino mang tao. Ang sabi lang ni Kristo, gamitin niyo yan. Ipanatag ang inyong kalooban. Gamitin niyo ang pagkakataong iyan para magpapatotoo sa akin. Binaha ka, nawala lahat ng kabuhayan mo, gamitin yan para magpatotoo pa rin na sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, magpapatotoo pa rin tayo na mahal tayo ng Diyos. At walang anumang problema ang magpapalayo sa atin sa Diyos. So every problem is an opportunity para sa atin na ipakita sa mga tao totoong may Diyos. Yun nga lang, hindi ko alam kasi marami sa atin ang gusto lang talaga ginhawa. Nakapaglumuhod ka dyan, nagrosaryo ka, nagsimba ka, hindi ka na, no, ang ine-expect mo lang talaga ginhawa. Eh pag dumating yung ganito mga dilubyo, ayoko na magsimba dyan. No, naka-lockdown naman kami, quarantine naman kami, ayoko na magpunta dyan. Baka dito pa lang, sumusuko na tayo. Dito pa lang, bumibigay na tayo. Pero sabi ni Kristo, no, sa bawat pagtitiis natin, doon natin matatanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya anumang nararanasan natin ngayon, magtiis, magtiis, at magtiis hanggang marating natin at makamtan natin ang pangako na buhay na walang hanggan. Hanggat tayo nabubuhay, hindi mawawala ang mga pagsubok na ito. Pero kakayanin natin dahil ang pangako naman ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Tumayo po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ang ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon.
sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit, dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliners na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at ipithaya sa ikapananatiling matatag na mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit, nakatala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Iginalugod mong sa kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak na iyong pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong
buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. I can allay, where there is pain, I can heal, where there are wounds, I can bind, and hunger, I can feel. That I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free, and anger I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today.
today. When comes the day I dread to see a broken world, compel me from myself grown cold, that your people I may behold. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapangahawakan ang katotohanan at ipagkaloob mo ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mamaya po ay baka lang mapansin niyo po sa lahat ng simbahan dahil ngayon ay tinatawag na Red Wednesday. No, ito ay pag-aalay ng ating panalangin para sa lahat ng mga inusig at inuusig dahil sa pananampalataya. Kaya mga simbahan po no, na inyong madadaanan, magkakaroon po yan ng kulay pula. So baka lang meron kayong mapansin o matanong nyo bakit kulay pula ang lahat ng ilaw ng labas ng simbahan. So ito po ay alay natin para sa lahat ng mga martir, mga nag-alay ng dugo, mga inusig dahil sa pananampalataya. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasampa ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Maupo po tayo sandali para sa ating maayos na paglabas.